magandang buhay sa inyong lahat. Welcome to PA Story. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, subscribe, and hit the notification bell for daily updates. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hoy, bruha. Wika ni Nika. Nilungan nito ni Sheila habang nakapangalumbaba sa lamesa. Pumunta kasi sa bahay nito para kamustahin ito. Pumunta ka ba sa bahay para bilangin ang butike na dadaan dyan sa dingding? May problema ka ba? Pagtataray na wika ni Nika. Napabuntong hininga naman si Sheila. May iniisip kasi ako. May isip ka pala? Akala ko puro puso lang ang pinapairal mo. Inis na wika nito. Hindi kasi lingid sa kalaman nito ang panloloko sa kanya ni Gio, kaya inis na inis sa kanya. Kumpara naman sa'yo, mas may utak ako. Nangungopya ka nga sa akin noon eh, wika ni Sheila. Alam mo, tamad lang akong mag-aral noon pero matalino ako. Tingnan mo naman kung anong buhay ko ngayon. Asawa ko na ang lalaking mahal ko. Eh ikaw, mahal ka ba ng mahal mo? Pang-aasar ni Nika. Paano ba makipaghiwalay sa boyfriend? Tanong ni Sheila. Tumayo si Nika at namewang. Sabihin mo sa boyfriend mo, break na tayo dahil gasgas na yung hotdog mo. Wika nito. Napasimangot si Sheila. Puro ka namang kalokohan. Bigyan mo naman ako ng magandang dahilan para hiwalayan ko siya. Hindi mo kailangan ng magandang dahilan para makipag-break sa kanya. Alam mo naman na, siya ang unang nanloko sa inyong dalawa. Wika ni Nika. Ayoko siyang masaktan kung makikipaghiwalay. Aray, ano ba? Bigla siyang sinabunutan ni Nika. Huwag ka nang humingi ng advice dahil umiinit ang ulo ko sa'yo. Kung ayaw mong makipag-break dyan sa boyfriend mo, bahala kang magmukhang tanga. Wika ni Nika. Nahimas ni Sheila ang kanyang buhok na sinabunutan nito. Ang sakit mo namang manabunot, wika ni Sheila. Umayos ka, huwag mong hayaan na gawin kang tanga ng boyfriend mo, wika ni Nika. Hindi naman kasi siyang problema ko. Humahaba ang ngusong, wika ni Sheila. Ang akala ko ang boyfriend mong mahilig kumain ng pembem ang problema, tanong ni Nika. Hindi ka naman galit na galit sa boyfriend ko, no? Wika ni Sheila. Ay hindi, gusto ko nga siyang bigyan ng sampagit at bulaklak ng patay ang boyfriend mong feeling gwapo. Inis na wika ni Nika. Hayaan mo na siya dahil ang problema ko ay ang anak ng live-in partner ni mami, wika ni Sheila. Sino ba ang stepbrother mo? Tanong ni Nika. Pwede ba huwag mo nga siyang matawag na stepbrother ko kasi hindi naman kami magkadugo at hindi naman kasal ang same parents namin kaya walang batas na nagpapatunay na stepbrother ko siya, wika ni Sheila. Sus, ang dami mong sinabi. Siguro kaya ganyang kaka-defensive dahil may gusto ka sa stepbrother mo, wika ni Nika. Biglang namula ang mukha ni Sheila nang maalala niya ang nangyari sa kanila ni Drew sa kwarto niya kahapon. Kung hindi pa siguro kumatok ang katulong sa kwarto niya ay siguradong hindi pa sila hihinto ni Drew. Siguradong maibibigay niya ang virginity niya nang walang pag-aalinlangan. Umiwas si Sheila ng tingin kay Nika. Wala akong gusto sa stepbrother ko, alibay niya. Napaarko naman ang kilay ni Nika. Talaga ba? Tanong nito. Mabilis namang tumango si Sheila. Oo, wala akong gusto sa kanya. Uwe, bakit namumula ang pisngi mo kung wala kang gusto sa kanya? Pang-aasar ni Nika. Huwag na lang natin siyang pag-usapan dahil masisira lang ang araw ko sa kanya, wika ni Sheila. Napakibit-balikat naman si Nika. Aba, ikaw ang bahala, wika nito. Napahawak si Sheila sa tiyan niya. Kanina pa ako rito, hindi mo pa ako pinapakain, biro niya. Binantukan na naman siya ni Nika. Bruha ka, kanina pa kita pinapakain, ayaw mo naman. Tinawag nito ang kutulong para magdala ng pagkain. Napasimangot naman si Sheila. Nakakainis, sinabunutan mo na naman ako. Inirapan naman siya ni Nika. Kalbuhin pa kita dyan eh, makita mo, wika nito. Dalawang oras na natili si Sheila sa bahay ni Nika. Umalis lang siya nang sinabi nitong paparating na ang asawa nito. Hindi sa ayaw niyang makilala ang asawa nito,
Nahihiya lang daw siyang kumilos kapag may ibang tao na hindi close. Pagbaba ni Sheila ng kotse ay sinulubong na siya ng kanyang ina. Nakahalo ko yung pipito habang nakatingin sa kanya. "Where have you been?" tanong nito. Tumingin naman si Sheila sa kanyang ina ngunit hindi nito sinagot ang tanong. Nilampasan niya ito. Mula nang tumira sila sa mansyon ay hindi naging maganda ang relasyon nila bilang mag-ina. "Sheila, bumalik ka rito, kinakausap pa kita," sigaw ng kanyang ina. Ngunit kahit anong sigaw ng kanyang ina ay hindi nakinig si Sheila. Dumiretso si Sheila sa kanyang kwarto para magpahinga dahil may aatendan siyang birthday celebration ng isang sikat na direktor. Maraming kilalang tao ang imbitado kaya kailangang maging maganda siya sa party na yon. Nakahanda na ang gown niyang kulay silver na at long dress na may slit sa gilid ng hita niya. Nakapag naglakad siya ay makikita nila ang makinis niyang hita. "Mamaya pa namang gabi ang party. May oras pa akong matulog," wika ni Sheila sa sarili. Malakas na katok ang nagpagising sa kanya. Kinusot niya ang kanyang mga mata at tumayo para buksan ang pinto. "Ma'am, kanina may tumatawag sa telepono. Kayo po ang hinahanap," wika ng katulong. Napaar ko naman ang kilay ni Sheila. "Bakit daw?" "May party daw kayong pupuntahan," sabi ng manager nyo. "Nasa labas na rin po ang hairstylist nyo at ang makeup artist nyo," wika ng katulong. Nanlaki ang mga mata ni Sheila nang bigla niyang maalala ang sinabi nito. "Oh my gosh," tumakbo si Sheila sa banyo para maligo. May 2 oras pa siya para magayos. Hindi naman bawal ang mahuli. Gusto lang kasi niyang makasama si Gio na pumunta sa party. Ilang beses niyang tinawagan si Gio habang inaayusan siya. Ngunit hindi naman ito sinasagot ng tawag niya. Ang sabi lang nito sa kanya ay mauuna na itong pumunta sa party. "Alam niyo, Miss Sheila, hayaan niyo na yung boyfriend niyo na mauna para mauna rin siyang matigi," wika ng baklang hairstylist. "Wala akong kasabay na pumunta sa party," nakasimangot na wika ni Sheila. "Okay lang yan dahil kapag bumaba ka ng kotse, sa'yo nakatingin ang lahat ng mga bisita dahil maglalakad sa red carpet ang diyosa," wika ng kanyang makeup artist. "Ito na lang ang payo ko sa'yo, Miss Sheila. Huwag mo laging tinatanggap ang alak na binibigay sa'yo ng mga kaibigan mo, lalo na ng boyfriend mo. Ikaw kasi palagi ang naunang nalalasing at hindi na makabangon," wika pa nito. Nagsalubong naman ang kilay ni Sheila. Naalala naman niya ang video na pinanood sa kanya. Kinuhanan siya ng video habang wala na siyang malay. Nakasubsob siya sa lamesa at kahit sumasayaw na sa harapan niya ang mga ito at kung ano-anong ginagawa sa kanya ay wala pa rin siyang malay. Ang akala siguro ng mga ito ay hindi nakarating sa kanya ang mga kalokohan ng mga ito. Hindi na yun mauulit, lalong hindi ko nahahayaan na pagtawanan nila ako ulit, wika ni Sheila. Pagkalipas ng 1 ay natapos din siyang ayusan. "Wow, perfect," wika ng mga ito. Ang tamis ng ngiti ni Sheila habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili. Sobrang ganda niya sa suot niyang damit at bumagay din sa kanya ang buhok niya. "Maraming salamat sa inyo," wika ni Sheila. "Let's go, Miss Sheila," sabi ng makeup artist. Invited din kasi ang mga ito sa pupuntahan niya. Nagpahatid na lang sa driver ng kanyang Tito Minando dahil magpapahatid na lang siya mamaya pag uwi kay Gio. Ayaw naman kasi niyang mag-drive na ganito kagara ang kanyang suot. Samantalang sumakay naman ang dalawa sa kani-kanilang kotse. Halos magkakasabay lang silang dumating sa party. Nagtaka si Drew nang bumaba siya ng kotse. May nakita siyang 2 nakapark doon sa garahe nila. Bumaba siya upang tingnan kung kaninang kotse ang mga yun. "Kanino kayang kotse ito?" "Kilala ko ang kotse ni Sheila, lalo na ang kotse ng boyfriend niya. Hindi rin masyadong mamahalin ang mga kotse kaya imposibleng bisita iyon ng kanyang ama." Dumiretso siyang pumasok sa loob at pagpasok niya ay nakita niya ang makeup artist at hairstylist ni Sheila. Kilala niya ang mga ito dahil ilang beses na silang nakita sa tuwing sinusundan niya si Sheila sa mga out of town pictorial.
Nakasaid siya pero napansin niyang ang mga ngiti nito sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin nun. May lakad na naman si Sheila. Tita, lumapit siya kay Tita Sylvia at lumapit din ito sa kanya. Hinahanap nila si Sheila. May lakad daw sila. Tulog naman si Sheila kaya hindi na namin alam kung paano siya gigisingin. Wika ng kanyang Tita Sylvia. Tita, sabihin niyo ang katulong na katukin sa kwarto niya. Kung hindi pa rin magising ay pupuntahan ko na siya. Wika ni Drew. Tumango naman ito. Okay, salamat. Dumiretso si Drew sa kanyang kwarto upang magpahinga saglit. May pupunta siyang birthday party mamaya ngunit mukhang hindi na siya makakapunta dahil kailangan na naman niyang sundan si Sheila sa lakad nito. Nakita niyang hinalikan nito ang babae at wala silang pakialam kung may mga nakakita sa ginagawa nilang panluloko. Gusto na niya itong lapitan at bugbugin. Wow! Anghel na bumaba sa lupa. Wika ng isang lalaki na nakatabi. Slow motion naman siyang tumingin sa entrance door. Bigla niyang na-straight ang inumin ng laman ng wine glass niya nang makilala ang babae na papalapit. Si Sheila ang papasok sa loob. Ilang linggo na niya itong sinusundan. Naiinis na nga siya minsan at parang gusto niyang ikulong ito sa kanyang kwarto. Saglit siyang humiga ngunit nang maalala niya ang sinulat na kwento ni Sheila ay tumayo siya para basahin ito. Hanggang sa hindi na niya namalayan na dalawang chapters na ang nabasa niya. Kung hindi pa narinig ang tunog ng kanyang cellphone ay hindi pa siya titigil sa pagbabasa. Sinagot niya ang tawag nang mabasa niya ang pangalan ng kanyang Tita Sylvia sa screen ng cellphone. Yes, Tita. Wika ni Drew. Drew, gising na si Sheila at mukhang may party silang pupuntahan. Nakita ko siyang inaayusan ng dalawang bakla na pumunta rito. Wika nito. Okay, don't worry, Tita. Akong bahala kay Sheila. Wika ni Drew. Maraming salamat. Pinutol niya na ang tawag. Dumiretso na siya sa banyo para maligo at nagsuot lang siya ng long sleeve, white polo at white pants. Binitbit niya ang Amerikana niyang damit na nilagay niya sa kotse. Tinalang lang niya ito dahil baka kailanganin niya sa pupuntahan na party ni Sheila. Nang may lagay niyang mga yun sa kotse ay pinuntahan naman niya ang kanyang ama para sabihin na hindi siya makakapunta sa birthday party ng kaibigan nito. Where are you going? Tanong ng kanyang ama. Sasamahan ko Sheila sa party na pupuntahan niya. Napakunot naman ang noon ng kanyang ama. Niyaya ka niya? Tanong nito. No, I invite myself. Wika ni Drew. Tinitigan naman siya ng kanyang ama. Be honest with me. Do you like Sheila? Tanong ng kanyang ama. Nag-iwas ng tingin si Drew sa kanyang ama. Ilang beses na rin niya kasing tinanong sa sarili, ngunit hanggang ngayon ay hindi niya alam kung pagmamahal ba ang nararamdaman niya para kay Sheila o ginagawa niya lang ito dahil nagigilty siya sa naging ugali ngayon ni Sheila. I don't know. Wika ni Drew. Napabuntong hininga ang kanyang ama. You don't have to watch her constantly. She's not getting any younger. You have no obligation to her. Wika ng kanyang ama. Dad, you're the CEO of a company. You're not Sheila's bodyguard and especially not her boyfriend. So stop watching over her. Wika ng kanyang ama. Hindi naman kumibo si Drew sa sinabi nito. Alam naman kasi niyang tama ang kanyang ama. Kailangan mong pumunta sa birthday party ng kumpadre ko. Inaasahan kanyang pupunta dahil sinabi ko na yon nang tumawag ako doon. Hindi ako pwedeng pumunta dahil walang kasama ang Tita Sylvia mo dito. Tumalikod ng kanyang ama at umalis. Natanaw na lang ni Drew ang kanyang ama habang palabas ng silid. Hindi ako pwedeng hindi pumunta sa party ng kumpadre ni Daddy. Siguro ay magpapaalam na lang siya ng maaga para masundan niya si Sheila mamaya. Nauna na siyang umalis ng mansyon upang maagang makarating sa party nang sa ganun ay makapagpaalam siya agad ng maaga. Mabilis niyang pinaharurot ang kanyang kotse palayo ng mansyon at pagkalipas ng isang oras na biyahe ay nakarating na siya sa venue ng birthday party.
ng kaibigan ng kanyang ama. Sinuot niya ang itim na Amerikana na dala niya, pagkatapos ay lumabas na siya ng kotse para pumasok. Nasa entrance pa lang siya nang nasilo na siya sa mga kikislapang lente ng kamera. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang kumukuha ng video na nakatayo sa kanyang gilid. Naglakad siya sa red carpet habang papalapit sa birthday celebrant. Happy birthday, Sir Antonio. Nakipag-shake hand siya at inabot ang regalo na bigay ng kanyang ama. Salamat. Mabuti naman at dumating ka. Ang daddy mo nagkaroon lang ng bagong partner ay hindi na umaatin ng party. Wika nito. Nag-i-enjoy siyang kasama si Tita Sylvia, sabay ngiti ni Drew. It's okay. Ang mahalaga ay may representative siya. Tinapik pa nito si Drew sa balikat. Kumain ka muna at mag-i-enjoy ka sa party, sabay kindat nito. Tinuro nito ang mga nagagandang babae na lumalapit sa kanya at pinapili siya nito sa babae na bisita niya. Kumuha siya ng alak at lumapit siya sa mga bisita na kilala niya. Nakakatatlong shot pa lang siya nang marinig niya ang boss ni Gio. Hinanap niya iyon at nakita niya na may kasamang mga lalaki. Nakuyom niya ang kamao nang makita niyang inakbayan nito si Trixie, ang kaibigang model ni Sheila. Napumura siya. She's very beautiful, wika ng isang lalaki. Sang-ayon si Drew sa sinabi ng isang lalaki na maganda si Sheila. Mas lalo itong gumanda sa suot nitong gown para siyang diwata ng kagandahan habang naglalakad sa red carpet. Napaiwas ng tingin si Drew nang mapansin niyang lilingon ito sa kinaroroonan niya. She's here. Nabulong na wika ni Drew. Invited kami pareho sa birthday party ng kaibigan ni Daddy. Nakita niyang lumapit ang kanyang hairstylist at makeup artist ang naging escort niya pagbaba sa kanyang kotse. Nakatingin sa akin ng mga bisita. Bulong ng makeup artist niya. Gaga, kay Miss Sheila yan nakatingin, huwag kang ambisyosa. Pabulong na sagot ng hairstylist niya. Napangiti naman si Sheila sa dalawa. Huwag kayong mag-away, ako lang to. Pagbibirong, wika ni Sheila. Lumapit sila sa may birthday at bumati sa kanya. Marami sa mga bisita ang lumapit kay Sheila para makipag-usap. Kinausap niya naman ito lahat pagkatapos ay hinanap niya si Gio. Nakita naman niya ito kasamang mga kaibigan nilang model. Katabi nito si Trixie. Babe, tumayo si Gio para salubungin siya at niyakap at hinalikan sa labi. You're so beautiful, wika ni Gio. Thank you, sabay ngiti ni Sheila. Pinagbastan siya nito at pasimpleng pinisil ang kanyang dibdib. Parang ayoko nang tumagal dito, parang gusto ko na lang na makasama ka. Handa ka na bang ibigay sa akin ang award ko? Wika ni Gio na pinagapang ang kamay nito at dahan-dahang inabot ang kanyang pagkababae. Pinigilan nito ni Sheila. Stop. Ngumiti lang ito. Okay, later. Inilalayan si Gio makaupo sa grupo ng mga kaibigan nito. Nasa gitna nila Trixie at Sheila si Gio. Dude, ang swerte mo naman ngayong gabi, babirong sabi ng kaibigan niyang model din. Tumawa naman si Gio. Kung kaya niyong tanggalin ang kandado, buksan niyo at papakin. Sabay tungga ng alak ni Gio. Hindi na naging maganda ang pakiramdam ni Sheila sa mga kaibigan ni Gio. Kaya naman sa tuwing binibigyan siya ng alak ay hindi niya ito nilulunok. Pumupunta sa comfort room para iluwa pagkatapos ay nagtatagal siya ng 5 minuto roon. 3 beses niya iyong ginawa hanggang napansin niyang hinawakan ni Gio ang hita ni Trixie. Binatawan niya ang hawak niyang shot glass na binigay sa kanya kaya nabasag ito. Tumingin naman ang mga ito sa kanya sa pagkakagulat. I'm sorry, nahihilo na kasi ako, alibay ni Sheila. Ang lapad naman ang ngiti ng mga ito sa sinabi niya. Pumikit siya para magkunwaring lasing. Lasing na siya. Pwede na natin gawin ang gusto natin.
Uwi ka ni Gio. Nakita ni Sheila na sinibasib nito ng halik si Trixie sa harap ng mga kaibigan nito. Wow, nakakaingit. Mamaya sa amin itong si Sheila. Mga hayop, uwi ka ni Sheila sa sarili. Bigla siyang tumayo at nagulat ang mga ito. Sheila, gulat na uwi ka ni Gio. Kinuha ni Sheila ang alak at binuhos niya sa dalawa. Mga hayop kayo. Hayop, sinuntok niya si Gio. Nagkagulo sa table nila kaya may lumapit na security guard. Nakakadiri kayo, sigaw ni Sheila. Dahil sobrang kahihiyan nila ay napilitan na umalis ang dalawa sa party. Naiwan siya sa party at nagpakalasing. Sobrang sakit ang nararamdaman niya. Alam niyang niloloko lang siya ni Gio pero masakit pala na makita ang harap-harapan. Mga hayop, baboy, umiiyak na sigaw ni Sheila. Nilapitan naman siya ng mga bisita na nakakilala sa kanya. Umiiyak kasi si Sheila sa labis na galit kay Gio. Sinundan ni Drew si Sheila habang patuloy ang inom ng alak. Hindi siya nalasing kanina dahil lahat ng binigay ni Gio ay niluwa niya para lang pala yun para mahuli niya sa aktong boyfriend nitong ng bababae. Uminom pa tayo. Samahan niyo akong uminom, sigaw ni Sheila. Lahat ng malalapitan nitong table ay nakikitagay siya hanggang sa palapit na ito sa table niya. Wala siyang hawak na bote ng tequila marahil ay kukuha ito ng alak kaya tumayo. Habang nakatingin si Drew, kay Sheila ay pabilis naman ang pabilis ang tibok ng puso niya. Nang malapit na ito sa kanya ay bigla itong huminto at tila matutumba kaya tumakbo si Drew palapit upang saluhin ito. Napatigil naman ang pag-ikot ng kanyang mundo nang masalo niya. Halos nakasubsob na ito sa dibdib niya. Be careful, naibulong ni Drew. Namumungay ang mga mata nito nang iangat ang mukha sa kanya. Drew, ikaw ba yan? Hinaplos nito ang kanyang mukha at bigla na siya nitong hinalikan sa labi.